Imbes na ordinaryong Amerikana, may mga araw na naka-all-white suit o barong na pinya si Senator Ernesto Maceda noong 8th Congress. Para sa mga miron, isa lang ang ibig sabihin nito. May pasabog na privilege speech na naman ang mambabatas na kung tawagin ng marami ay Manong Ernie. They owe me an apology, Madam Chairman. Thank you. Dahil sa kanyang mga pasabog, nakilala si Maceda bilang Mr. Expose. Ilan sa mga ibinunyag niya ang Peya Amari Reclamation Land Deal na tinawag niyang grandmother of all scams. Pinaimbestigahan din ni Maceda ang tinaguriang Brunei Beauties, mga Pinay celebrities na nagpupunta sa Brunei noong 1990s para sa umano'y prostitusyon. Tatlong beses naging senador si Maceda at naging Senate President mula 1996 hanggang 1998. Limang beses ding naging miyembro ng gabinete bilang Presidential Assistant on Community Development, Chairman of the Commission on Reorganization at Secretary of Commerce and Industry sa administrasyon ni Ferdinand Marcos at Secretary of Environment and Natural Resources ni Cory Aquino. Na-appoint naman siyang ambassador to the United States ng kaibigang si Joseph Estrada. Huli siyang nakita sa proclamation rally ni una presidential candidate Jejomar Binay at ni re-elected Manila Mayor Joseph Estrada. Ayon sa anak niyang si Attorney Ernest Maceda, na-stroke ang senador ilang linggo na ang nakakaraan. Sumailalim din siya sa gallbladder operation nitong Sabado, saglit na nakoma noong Linggo bagamat na-revive din. Pero pagdating ng Lunes, tuluyan ang namaalam. Bagamat muling tumakbo noong 2013, hindi na nakabalik sa Senado si Maceda. Pero napalitan man siya sa Senado, wala pa rin nagmamana sa kanyang titulo bilang Mr. Expose. Linda Humilia, ABS-CBN News. Samantala, inihahanda na po ang burol ni dating Senador Maceda sa Our Lady of Mount Carmel Shrine sa Maynila, kung saan bubuksan ito sa publiko ganap na alas 3 ng hapon bukas. Sa Sabado, Hunyo 25, itinakda ang kanyang libing sa Loyola Memorial Park sa Marikina.